Di ka siya kapatid. Sana hindi na lang natin sayin ang pod! May nagbarang ugat sa puso ng nanay niyo. Medyo malaking halaga ang kanyang kakailangan. Ma'am, baka po pwedeng makahiram ng pera. Kailangan po kasi operahan ng nanay po eh. Eh di pag pinautang kita, may magre-reklamo naman sa mga hindi ko pinautang dahil hindi ko sinunod ang company loan policy. Kunin mo na sana makatulong sa gastusin niya. Sir, hindi ho. Ano ka ba naman, Olivia? Hindi mo lang naman ako, boss eh. Bibigyan mo rin ako. Ay, kukusot ako yan ah! Ay! Kailas! Dati, sandali! Bakit ibibigay mo kay Olivia yung placement fee mo? Matagal-tagal mo pinag-ipunan yan ah. Kailangan ni Olivia ng pera eh. Nandiyan po ba si Olivia? Ikaw ba yung anak ng boss ni Olivia? Yung tumulong sa amin? Kumusta na yung nanay niyo? Sabi ng doktor, kailangan yung i-bypass ng nanay. Gano'n daw yung magagastos? Tutulong ka? Inaabag nga pala ni Doña Alicia. Uling sahod mo. Bakit po? Si Sandy ka na daw. 2 taon lang po sa Saudi. Hindi ito ang solusyon. Olive, alis na ako. Mag-aaway pa ba tayo? Sabi mo hindi mo ako iiwan. Dante? 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 Mahal na mahal kita, Olivia. Hintayin mo ako. Magpapakasal tayo. Dante. Diyos ko, ingatan niyo po si Dante. Sana po huwag niya po muna akong sukuan. At hindi ko rin siya susukuan. Anak? Anak, bakit? Siguro may ninakain lang po kung hindi maganda. Pasensya ka na, anak, ha? Nagiging pabigat na ako sa inyo, magkapatid. Nay, huwag niyo kong problemahin yun. Salamat, anak. Mama, mali talaga na sinisante mo si Olivia. Hindi ba matapos ang usapang yan? I'll call you. Unfair sa mga kasamahan niya ang pag-a-absent niya. Pero mama, may sakit yung nanay niya. Hindi dapat kalimutan ng trabaho dahil nahihirapan siya. Lahat tayo may kanya-kanyang kalbaryo, Carlos. Pero mama... Huwag mo nang kontrahin ang desisyon ko! Dear Dante, wala akong number mo, hindi kita matawagan. Pero kasi kailangang malaman mo na magkakaanak na tayo. Wala na akong malapitan, Dante. Wala na akong ibang maisip na gawin, kundi ang hintayin ka, Olivia. Madam? O, Lunes ngayon. Hindi ako maglalabas ng pera. Opo, madam. Ito po yung expenses natin para sa buwan na ito. Okay, let me see. Sino nag-withdraw dito? Bakit ang laki? 50,000? Saan ito ginamit? Eh, si Sir Carlos po yun eh. Olivia! Sir! Nung isang linggo pa kita hinahanap eh. Pasensya ka na nga pala sa ginawa ni Mama sa'yo ha. Di bali, kakausapin ko siya na ibalik sa'yo yung trabaho mo. Ay. Hindi na ho, sir. Okay lang. May trabaho na naman ho ako, eh. Pero hindi na kita nakikita araw-araw, eh. Sir, ayoko ho kayong masaktan. Ayoko rin kayong paasahin. Pero alam niyo naman ho siguro yung sitwasyon ko. Pero iniwan ka na ng boyfriend mo, diba? Hindi. Hindi ho niya ako iniwan. Umalis siya para magtrabaho. At naniniwala ako na babalik siya at magkakaayos kami. Sige, naiintindihan ko. Walang problema. Pero, okay lang ba kung liligawan pa rin kita?
akala ko ba sasamahan mo mag-check up si nanay? Bukas na lang, para ikaw na lang magdala sa kanya. Total, mas gusto ka naman niya kasama kaysa sa akin eh. Ang dami kong lalakarin bukas na bayarin. Eh di ako na lang magbabayad. Sige. Ito oh, yung kuryente, sa bayan mo bayaran. Isabay mo na rin yung tubig kasi magkalapit lang yun. Umalis ka na maaga ha, para makaiwas ka sa pila kasi magpuputulan na tayo. Tapos itong sulat ko pakihulog na rin. Sige, ako na gagawa nito. Ay, alalala niya. Makakaahon din tayo dito. Samo din nila ang pera. Inantulong ko kay Olivia. Sa lahat ng tutulungan, yung babaeng yan pa, hindi niya kayang bayaran ang pinautang mo. Binigay ko yun. Wala kang karapatang ipamigay ang pera ko. Pera ko yun. Allowance ko yun, sahod ko yun. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko dahil akin yun. Carlos naman, pwede ba? Mag-isip ka naman, anak! Mahal ko si Olivia. Kaya kung gusto ko siyang tulungan, gagawin ko. Hindi ako papayag na ubusin mo ang pera mo sa babae yon. Yan naman ang problema sa inyo eh. Lahat hindi pwede! Hindi niyo hawak yung buhay ko! Hanggang nandito ka sa poder ko, hawak ko ang buhay mo! Sulat pa para kay Olivia San Juan. At saka pakipirmahan po dito. Magkagalit. Pero sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Hindi ako mapakalit na magkagalit tayo. Gusto kitang tawagan pero hindi ko alam kung saan. Sana maintindihan mo ginawa kong ito para sa atin. Hihintayin ko ang sulat mo, Olivia. Hihintayin ko ang papapatawad mo. Mahal na mahal kita. Kuya, hinahanap ko kayo. Sige, iwan mo na kami. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Bakit hindi tayo magtulungan para mapunta sa atin ang mga taong dapat na sa atin? Hindi mo mapipilit ang tao kung sino gugustuhin niya, Leilani. Pero may paraan para mapaghiwalay sila. At kapag nangyari yun, malay mo, makapasok ko na sa buhay ni Olivia. Pag-isipan mo mabuti, Carlos. Hindi ko sasaktan si Olivia. Oh, huwag mong ibibigay yung mga sulat ni Olivia, ha? Mapapahama ko sa trabaho niyan. Mas mapapahama ka kapag sinabi ko sa asawa mo na yung tindera ni Aling Virgie, shota mo. Oh, ang merienda mo. Ayaw mo pa niyan? Kasal tayo. Sana nandito ka, Dante. Paano pag nahalata na ang tiyan ko?
magagalit sa akin kasi ikaw lang ang pinangahawakan ko para hindi ako sumuko dito. Sulit-ulit. Salamat po. Sulat! Sulat! Scorpio! Scorpio! Sulat po! Sulat po. Okay na po. Nakailang sulat na ako. Hindi mo pa rin ba ako napapatawan? Tuwagan mo naman ako sa tindahan. Olivia! Araw-araw kitang sinusulatan, Olivia. Araw-araw ko rin hinihintay ang mga sagot mo. Hindi mo na ba talaga ako babatiin, Olivia? Tawagan mo naman ako sa mga numerong ito. Abala lang si Dante doon. O sige, marami lang yung ginagawa. Ah, baka susurpresahin ka. O baka talagang hindi siya tumupad sa usapan. Olivia, nasulat ka. Galing kay Dante. O, ayan na. Dear Olivia, I'm sorry. Gustuhin ko man to pa rin ang mga pangako ko sa'yo. Hindi ko na magagawa. May nakilala ako isang Pilipina din. Magpapakasal na kami. O anong sabi? Mayaman na daw ba siya? Olivia? Sana hindi na lang niya ako pinaasa. Sana hindi na lang siya nangako sa akin. Malay mo naman, mas mabuti yung ganun. At least hindi masayang yung buhay mo sa ganong klaseng lalaki. Diba? Pero mahal ko pa rin si Dante. Tutulungan kitang kalimutan siya. Hindi ka na. Atin na kita sa inyo. Olivia, dali! Ang inay mo inatake na naman! Dali! Nay? 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 Lani, anong nangyari? Inatake na naman si nanay eh. Pero hindi nila pwedeng i-delay yung bypass. Kailangan na ito ngayon. Ma, may mga kailangan po kayong pirmahan doon. Sige, ako na. Carlos, gagawin lahat ni Olivia para kay nanay. Nanay mo rin yung nasa peligro ngayon. Pero wala akong manliligaw na mayaman na pwedeng tumulong sa akin. O baka naman nagbago na isip mo dahil sa mama mo. Kamusta ka na? Okay naman. Kaso ang hinira. Huwag ka nang mahiya sa akin. Iiyak mo lang. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. It's... Sinubukan kong lumapit sa Red Cross kaso matatagalan pa daw. Lumapit din ako kay counselor kaso wala naman po silang pondo.
pwede ka naman kasi lumapit sa akin. Ano kung marami ka nang naitulong sa amin? Ano naman? Iya na ako. Olivia, lahat naman tayo kailangan ng tulong minsan. Gagawin mo yun? Wala naman akong hindi gagawin para sa'yo. Carlos, ayokong samantalahin. Hindi ka naman mananamantala kung makakasalan mo ko. Lahat patas pagdating sa pagmamahal. Pero hindi mo ko gugustuhin. Buntis ako kay Dante. Tatanggapin ko. Kita kamahal, Olive. Kung ano man yung nangyari sa inyo ni Dante, tatanggapin ko. Pakasalan mo lang ako. Dalawang taon na ako sa sawsis. Hindi ito ang solusyon. Dante? Dante? Nakinagsulat na ako. Hindi mo pa rin ba ako napapatawan? Dear Olivia, I'm sorry. Gustoin ko man tuparin ang mga pangako ko sa'yo. Hindi ko na magagawa. May nakilala ako isang Pilipina din. Magpapakasal na kami. Kung ano man yung nangyari sa inyo ni Dante, tatanggapin ko. Pakasal mo na ako. Olivia, pagkatapos ng gabing ito, ako na magiging ama ng anak mo. Hindi ka magsisisi. Isa lang naman hihilingin ko sa'yo eh. Wala na sanang ibang makakaalam pa nito. Pangako, Carlos. Walang ibang makakaalam ng patungkol sa bata.
Iniisip ko rin naman kasi yung kondisyon ni nanay eh. Baka hindi niya kayanin kapag naiskandalo pag nalaman ng iba. Huwag kang mag-alala. Ako bubuo ng pamilya mo. Simula ngayon, magsasama na tayo sa hirap at sa ginawa. Hindi kita pinalaki para lang magpakasal sa babaeng walang tinapos. Sayang. Sinayang mo lang lahat ng panahong ginugol ko sa'yo. At ikaw, babae ka. Anong pinakain mo sa anak ko? Ginayuma mo anak ko, no? Inakit mo dahil sa pera ko? Pwes hindi mo makukuha yon. Ah, tama na. Buntis si Olivia. Pananagot ako siya. Ano? Sasabihin ni Father kung malaman niyang tumakbo ko sa responsibilidad. Masaya ka na. Salamat. Salamat sa lahat na. Makakalimutan mo rin si Dante. Olivia pa ako. Pakialalayan yung guest, ha? Baka yung mga guest natin, mahano dyan. Sarap ba? Buti naman. Lailani! Uwi na ako. Hindi mo na ba hihintayin matapos? Hindi na. Masaya na ako makitang makasal si Olivia. Napaalam ka kay Olivia. Asan ba siya? Bawiin pa yung kasal. Lani, mahal ko pa rin si Dante. May asawa ka na. Kalimutan mo na si Dante. Ganun lang kasimple yun. Mas importanteng ayusin mo yung sarili mo. Madali kang magiging masaya kay Carlos Olivia. Magiging masaya ako. O ngayon, lumabas ka na doon at baka mamaya magtaka pa si Carlos. Sige na. Dear Dante, hindi ko alam kung nagkausap kayo ni Olivia.
Ikinasal na siya kay Carlos Dante. Kasama sa sulat na ito ang wedding invitation nila. Ito ba ang babaeng minahal mo? Mag-asawa na tayo ngayon. Aking ka na. Para matuto. Oh, bakit? Ha? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ah, akala mo, dahil asawa ka ni Carlos, hindi ka na kailangan magtrabaho? Eh, hindi naman po sa ganyan. Mm-hmm. Buti naman. Alam mo, pinapaalis ko na nga si Manang, ikaw na lang para makatipid tayo. Kasi masyado magastos yung panganganak mo. Sige, tuloy mo na yan. Siya nga pala, gabi-gabi nagdadasal ako ng rosaryo sa prayer room. Sasamahan ka ni Mila at lilinisin mo yon. Gusto ko malinis na malinis at mabango. At tandaan mo, ha? Kaya ka lang nandito dahil dyan sa batang daladala mo. Naman kayo, gagawin yung lahat para sa mga anak ninyo, para sa pamilya ninyo. Oo nga po eh, kaya nga ako nagtsatsaga po dito eh. Anak, huwag kang mag-alala. Magiging masaya ka dito. Maraming nagmamahal sa'yo. Tsaka magiging mabuti ang buhay mo. Mabilis na lang to. Alam mo ba kung anong sikreto ni nanay para maging mas masustansya to? Talagyan ko ng puti ng itlog. Oh, kiss ka sa daddy mo. Papasok na ako. Sunduin kita mamaya sa planta, ha? Huwag kang mag-alala, mamaya maglalaro tayo. Isasama kita sa planta. Huwag mo isama yan sa planta. Hindi yan sarili sa amoy ng planta, hindi ba? Mabuti pa isasama ko na lang ito sa prayer meeting para mabasbasan. Hindi ka na mo. Hmm? Oh, kung apo ko nagbibigay ng swerte sa akin. Ganda.
Bypass na kita. Ikaw naman kasi. Si Olivia nasaan? Diba sinabi ko naman sa'yo kasal na si Olivia? Ano? Umaasa ka pa rin? Umaasa ka pa rin na sisipot siya dito at magtatatalon habang sinasalubong ka? Hindi niya siya makapaghintay, Dante. Kaya niloko ka na lang niya. Kaya huwag ka na magpakatanga. Siya. Eh, mali ko ba? Eh, kakatawag lang niya sa akin at sabi niya nakaipon na siya at kakatapos lang ng kontrata niya. Hindi ko alam ang gagawin ko pag nalaman ni Olivia. Baka iwanan niya ako. Hindi ko makakaya, Lailani. Basta, bantayin mo si Olivia. Pupuntahan niya ni Dante. Sige, mag-iingat kayo, ha? Tayo sa'yo. Bakit ano ba sa palagay mong ginawa ko? Nakintay din naman ako sa'yo, ah. Pero hindi ka man lang sumulat. Araw-araw kitang sinusulatan. Araw-araw akong naghihintay. Walang dumarating na sulat. Araw-araw kitang sinusulat. Hindi ka man lang sumasagot. Ano to? Wala akong natatanggap. Hindi ko alam. Sulani. Bakit ka bumitiw? Bakit mo siya pinakasalan? Dahil sinabi mo mag-aasawa ka. Ano? Wala akong ibang kayang mahalin, Olive. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Ang daming nangyari, si nanay. Ikaw, akala ko... Olive, hindi kita kayang talikuran. Si Carlos. Si Carlos, nasandalan ko, Tante. Olivia! Kasama niyo po at kayo ang nabuhay. Olivia, wala na si nanay at si Bianca. Hindi, hindi totoo yan. Nasaan sila? Ako na ang nanay mo. At si Dante ang tatay mo. Ikaw.